Kung ikaw ay batang 90s at na-miss mo ang manood ng anime, ay nasa tamang video ka. Yung feeling na pagkatapos ng iyong klase ay nag-uunahan pa kayo ng iyong kaklase para makauwi para lang makasubaybay sa paborito mong anime. Welcome back mga kahenyo sa ating channel at pag-usapan natin ang 10 nakakamiss na anime sa Pilipinas. Una ay ang BTX. Una itong ipinalabas sa ABS-CBN noong 1997. Ang BTX ay isinulat ni Masami Kurumada. Ito ay tungkol kay Teppei Takamiya. Isang araw ay bumisita si Teppei sa kanyang kuya na si Kotaro sa isang scientific conference matapos ang training sa isang misteryosang babae na si Karen. Pero naudlot ang lahat dahil pinatay ng isang babae na nagngangalang Aramis at kinidnap nga si Kotaro. Sa pagligtas ni Teppei sa kanyang kapatid ay nakita niya ang isang mechanical na kabayo na si BTX. Nirevive ito ni Teppei gamit ang kanyang dugo. Nagsama si BTX at si Teppei sa paghahanap sa kapatid nitong si Kotaro. Sunod ay ang Zenki. Ito ay inilabas noong 1997 sa channel ng ABS-CBN. Isinulat ito ni Kikuhide Tani. Kung naaalala nyo mga kahenyo ang famous line, "Dakilang Bajula! Palayain mo ang alagad na si Zenki!" Dito ay nagtatransform si Zenki sa kanyang matured na anyo. Sasabihin niya, "Ako si Zenki, ang tagapagtanggol!" Si Zenki ay magkikipaglaban na sa mga kampon ng kadiliman gamit ang kanyang kapangyarihan na kuko ni Diva. Dito ay nakikisabay na tayo sa kanyang mga moves para matalo ang kalaban. Ang pangatlo naman ay ang Mudjako. Ang cute na alien na ito na kulay orange ang nagbigay sa atin ng kasiyahan kasama ang kanyang mga kaibigan. Ito ay pinalabas naman sa GMA noong 1998 at isinulat ni Fujiko Fujiwo. Si Mudjako kasama ang robot na si Dono ay na-stranded sa Earth at dito nila nakilala si Surau. Nagbago ang buhay ni Surau nang tinulungan niyang hanapin ang planeta nila Mudjako. Kasama ang iba pang makaibigan gaya ni Mickey at Wutan ay nagsapalaran sila sa iba't ibang planeta para makahanap din ng clue sa nawawalang kayamanan at mahanap din ang planeta nila Mudjako. Ang pang-apat ay ang Gundam Wing. Naging astig sa atin ang forma ng mga robots na tinatawag na Gundam. Ito ay pinalabas sa GMA 7 noong 1999. Ang anime na ito ay isinulat ni Katsuyuki Sumizawa. For sure ay naalala nyo si Hiro, ang piloto ng Gundam Zero. Naaalala nyo din ba ang mga iba pang mga piloto ng Gundam katulad ni Duo Maxwell? Ang kanyang Gundam naman ay ang Deathsight. Rowa Barton na piloto ng Heavy Arms at iba pa. For sure ay naisip nyo din at natanong kung magkakatotoo ba ang mga Gundam. Well, for sure, magkakatotoo ito in the future dahil sa bilis ng pag-unlad ng teknolohiya natin. Pero malamang ay hindi na sa henerasyon natin. Ang panglima ay usapang Gundam pa rin. Ito ay ang Mobile Fighter G Gundam. Pinagbibidaan ito ni Domon Kashu na siyang piloto ng Shining Gundam. Para sa akin, ito ay ang pinakamagandang series ng mga Gundam. Ito naman ay pinalabas din sa GMA 7 noong 1999. Ito ay isinulat ni Koichi Tokita. Sa Gundam series na ito ay ipinapakita ang Gundam fight na ginaganap every 4 years. Ang Earth ay nasa future century na at imbes na maglaban ang mga bansa, naglalaban na lamang sila gamit ang mga Gundam. Ang sino man na manalo ang siyang magiging pinakamalakas na nation sa buong mundo. Isa din sa goal ni Domon Kashu ang mapalaya ang kanyang tatay sa pagkakatulog dahil ninakaw ng kanyang anak na kapatid ni Domon ang ultimate Gundam na ginawa ng kanilang tatay. Napilitan si Domon na maging representative ng Neo Japan para maligtas ang mundo at matalo ang kanyang kapatid na si Kyoji. Dumako pa tayo sa mga malulupit at hindi malilimutang mga anime. Ang pang-anim ay ang Slam Dunk. Naaalala niyo din ba si Hanamichi Sakuragi? Ang Slam Dunk ay unang ipinalabas sa ABC5 noong 1995. Pero malamang marami sa inyo ang nakakaalam na ito ay ipinalabas sa GMA 7. Anyway, sa tuwing hapon ay naguunahan tayong umuwi para mahabol natin ang 3 points ni Kogure na halos isang linggo bago ma-shoot. Kidding aside, napakaganda ng anime na to. Ito ay sinulat ni Takehiko Inoue. Kung ikaw ay mahilig sa basketball ay for sure nagaya mo din ang matrix ni Sakuragi kung paano siya mag-dribble at dumipensa. Tiyak na nagustuhan mo din noong si Sakuragi ay nag-slam dunk na. Siyempre ay huwag nating kalimutan ang awayan nila ni Rokawa.
pati ang love story ni Hanamichi kay Haruko. For sure na sa team song pa lang nito ay maiindak na tayo sa tuwa at magbabalik na ang mga magagandang alaala noong tayo ay elementary or high school pa. Isang trivia, ang movie ng Slam Dunk na ang pamagat na The First Slam Dunk ay papalabas ngayong taon. Pangpito naman ay ang Knockout or Hajime no Ippo. Sa mga panahong ito ay nagsisimula pa lamang, naging tanyag ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Ang Knockout ay pinalabas sa GMA 7 noong 2003. Isinulat naman ito ni Joji Morikawa. Si Ippo Makunouchi ang bida sa anime na ito at sobrang nakaka-inspire ang kanyang mga moves. Nagsimula siya bilang isang mahinang estudyante at nagsanay para lumakas. Siya ay nag-aaral ng boxing at sinanay naman siya ng trainer na si Ginoong Kamugawa. Nakakatawa at masasabi nating maganda ang anime na ito kasama ang kanyang mga kaibigan at kapwa din niyang mga boksingero. Tiyak na ikaw ay naaantig din sa mga fighting spirit ni Ippo Makunouchi, lalo na kung ilalabas na ang kanyang secret weapon na Dempsey Roll. Ang pangwalo naman ay ang Flame of Recca. Ito ay ipinalabas sa GMA 7 noong 1999. Ito ay isinulat ni Nobuyuki Anzai. Nagpalagay ka din ba ng mga peking tattoo sa iyong braso? Ang iyong tattoo malamang ay tinta ng ballpen at nakasulat sa Japanese ang mga pitong dragon ni Recca. Pustahan tayo, ginaya mo din ang mga fighting skills ni Recca upang ipalabas ang kanyang mga dragon. For sure ay naantig at marami din kayong naalala sa theme song ng paborito nating anime. Sinubaybayan nyo din ba ang love story ni Recca at ng kanyang prinsesa? At kung paano niya ito iligtas sa mga masasamang tao? Sa huli ay nalaman din natin na ang kalaban niya ay siya rin niyang kapatid na si Korey. Pag-usapan natin sa pangsiyam si Doraemon. Ito ay ipinalabas sa GMA 7 noong 1999. Kung maalala nyo, ay palaging ipinapalabas ang Doraemon dahil sa kadahilanang marami itong season at hanggang ngayon ay hindi pa rin ito tapos. Katulad din ng iba pang mga tanyag na mga anime. Ang may akda nito ay si Fujiko Fujiwo na siya rin gumawa ng Mojako. Mapapansin natin na sa mga characters ay halos magkamukha rin talaga. Ang napaka-cute na si Doraemon na sinasabi din ng karamihan na isa ring alien ay naging kaibigan ni Nobita. Si Nobita ay isang estudyante na palaging binubuli ng kanyang mga kaibigan, sina Damulag at Suneyo. Sa tulong ng mga high-tech na mahiwagang gadgets ni Doraemon ay lagi niyang napapasaya at naililigtas itong si Nobita. Ang pangsampu ay ang Ghost Fighter. Naalala niyo ba ang Raygun ni Eugene, Latigong Rosas ni Dennis, ang Black Dragon Spirit ni Vincent at ang Electric Sword ni Alfred? Ito ay obra ni Yoshihiro Togayashi. Unang ipinalabas ang Ghost Fighter sa IBC 13 noong 1995 at naging tanyag ito sa GMA 7 noong 1999. Sa pakikipagsapalaran ni Eugene kasama ang kanyang mga kaibigan ay tumibay din ang ating pagsasamahan sa ating mga kaklase. Natunghayan natin kung paano tinalo ni Eugene ang mga kaaway hanggang sa nalaman din natin ang tunay na pagkatao niya. Masasabi ko din na isa ito sa pinakanagustuhan kong anime at kahit ilang beses ko man itong panoorin ay hindi ito nakakasawa. Well, ayan nga mga kahenyo ang mga anime na kinagiliwan natin noong tayo ay nasa elementary or high school pa. Naalala nyo din ba ang mga ito? For sure marami pa kayong mga anime na naiisip at hindi napabilang sa video ito. I-comment nyo lamang sa ibaba at gagawan natin ng part 2.